Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang award ni Inoue, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So isang magandang balita nga po para sa mga tagahanga ng undefeated 4 Division World Champion Japanese Monster na Aoya Inoue. Ito po ay dahil hinirang si Inoue ng ESPN bilang 2023 Fighter of the Year. Ito ay matapos masungkit ang apat na titulo ng 122-pound Super Bantamweight Division sa loob lamang ng taong 2023. Sa pamamagitan ng pagtalo via knockout sa dalawang Unified World Champion ng Division na sila Stephen Fulton at Marlon Tapales. Subalit tiyak nga pong hindi matutuwa sa balitang ito ang current pound for pound king na si Terence Crawford. Kung atin po kasing matatandaan ay pagkatapos talunin ni Inoue si Tapales nitong nakalipas na linggo lamang, ay agad sinabi ni Crawford sa kanyang official social media account na siya daw ang karapat-dapat tanghalin bilang 2023 Fighter of the Year. Gawa ng napaka-impresibong panalo niya kontra sa top 5 pound for pound fighter na si Errol Spence Jr. Pero ang problema nga po dito kaya hindi nakuha ni Crawford ang award ay dahil isang beses lang siyang lumaban ngayong taon, habang si Inoue naman ay dalawang beses. Kaya mas pinili ng ESPN na ibigay ang nasabing award sa mas aktibong kampyon. Sa katunayan nga po ay pangatlo lang si Crawford sa listahan ng Fighter of the Year dahil mas nanguna pa sa kanya ang undefeated current WBC Junior Welterweight World Champion Devin Haney na pumangalawa sa pwesto. Dalawang beses din po kasing lumaban si Haney ngayong taon. Matagumpay siya sa pagdedepensa niya ng kanyang undisputed lightweight world title belts kontra kay Vasily Lomachenko. At nito namang buwan ng December lamang ay tinalo niya ng walang kahirap-hirap ang WBC World Champion ng mas mataas na dibisyon na si Regis Prograis. Subalit di hamak naman na mas matimbang pa din ang ginawa ni Inoue, dahilan kung bakit sa kanya pa din ibinigay ang nasabing award. Habang si Crawford naman ay hindi sumang-ayon sa desisyon na ito ng ESPN, kasi sinabi mismo ni Crawford na bagamat isang beses lang siyang lumaban ngayong taon, ay hindi daw natin maikakailan na mas matimbang daw ang isang laban na yon kumpara sa lahat ng naging laban ng ibang mga buksingero sa loob ng taong 2023. Kaya naman paniniwala ni Crawford na sapat na ang kanyang nag-iisang laban kontra kay Spence upang ibigay sa kanya ang nasabing award. Sa kabilang banda naman mga idol ay sumabog na din po ang balita kagabi lamang na ibabakante na daw ni Terence Crawford ang kanyang pinangahawakan na WBC Welterweight World Title Belt dahil aakyat na umano ito sa 154-pound Junior Middleweight Division. Kapag ginawa po ito ni Crawford, ay ma-elevate na ang interim champion na si Mario Barrios bilang full WBC Welterweight World Champion. At ito na ang makakatapat ng IBF World Champion Jeron Boots Ennis para sa isang unification fight ngayong 2024. Sa kasalukuyan ay hawak pa din naman ni Crawford ang WBO at WBA belts. Pero posible po talaga na sa junior middleweight division na gaganapin ang rematch ni Crawford at Spence. Lalo pat sinabi na din dati ng kampo ni Spence na pigang-piga na siya sa paglaban sa welterweight division. Na siyang isa umano sa mga dahilan kung bakit nanghihina siya at parang walang lakas noong nakatapat niya si Crawford. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaibang laban ng mga Pinoy.